Thank you, Lord. Dati pong mag-suggest sa mag-sales talk po kareng kay, kareng t-shirt. Mag-click ya po. Patabri ang gamitan. Patang pamisali tayo po kareng outsiders. Pwede do ka nung isulod, pamilya po atang magbisita iglesia. Kasi reason niya eh, no? So, nakala pong kinangwa because of that, okay? So, just use that. Kasi malapit na po yung Holy Week. Few weeks na mo po. I think it works. Thank you, Lord. Medyo pututang kaya pa po itang topic tamo about walking in the Spirit. Supposedly, at yung tamo po kayo chapter 7 in Book of Romans. In-explain kaya po kayo ni Bang kanito, ay intindihan niya po nung nanuing root of Christianity. Ne po? Hakagit tayo na it needs to be understood through the Spirit kasi lingway la pong spiritual din eh, and they need to be understood through the power of the Holy Spirit. One thing I would like to share to you right now, if you understood nung ninoy ka kang Kristo, itang salitang tisod eh man dapat mag-exist kaya katamo. How many believe na potang matitisod ka, you are unaware na self-righteous ko? I ask my leaders na bakit potang matitisod ka, self-righteous ko? And they gave a lot of answers, and one of the important truths that you need to know, it's all by His mercy. No one deserves the favor of God. That's why it's called unmerited, undeserved, unearned favor. Nga pinanin yung Bible, God opposes the proud and He gives grace to the humble. So, butang matitisod ka, you are unaware na self-righteous ka. Yung kaya ka maragula problema kay body of Christ, salwain kasalanan. In self-righteousness. Alang kasalanan na enag yung patawaran ng Ginoo. Pero botang self-righteous ka, kukompare may sarili mo ka rin aliwa, you keep on looking down. E ka makapag-obra to unite. Lagi kang mag-oppose. Lagi kang negative. You cannot find a common ground. Bantamay, defy you. You are unaware na self-righteous ka. I know it sounds weird and it hurts. Truth hurts. But really, potang kabiyasang mag-work as a team. You're also self-righteous. You think you're better than them. The Bible says, consider others better than yourselves. Even if you think you're better than them. Kasi itang humility na dinisplay ng Jesus, who being in a form, in the nature of God, did not consider himself equal with God. The kenosis of Jesus. Ibig sabihin, he abandoned his deity so that he will give us an example. Nga pinan niyang wawasan o bitis deng disciples. Eh, yung kuwaintindihan ngayon niya, no? But later on, aintindihan niyo, ano? Because the Son of Man came not to be served, but to serve. So, tiyutake ni to serve. And Jesus is not only our example, but He is our Savior. Amen? Most of all. Nabi nung lalawi kayo pong halimbawa, eh lalong keng tao. Lawin niya kan Jesus. Nabi, the Bible says, fix your eyes upon Jesus. He is not talking about your physical eyes. He's talking about your spiritual eyes, your knowledge about the Scripture. So, that said, paborya po kay kayo itapot ang inabsorbye kay pangataw you. If you're still offended today by the mistakes of others, you cannot be an effective witness for Christ. Because people are people. Magkamali la rin. Until the day you die and they die, tandanan mo nung pibabatan mo lo, mas dakal mi babata kiko. Pakalulo ng aning Ginoo. At eh, may panto na ning ugali mo karing aliwang tao. Can I hear a good amen? So, I'm saying this as your pastor, bang kanito, in church ay hindi may kakalugod yun, may sasamentong yun. Alway tang, you always find fault, you always find what is negative.
Ala ka kayang tree of life kanita, tsuka kayang the tree of the knowledge of good and evil. God doesn't want us to handle bad things because we cannot handle it. That's why He wants us to focus only on what Jesus did for us at the cross. That said, may I invite everyone to just please stand, everybody stand, and let's pray before we receive the word. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, I pray that this message today will prick our hearts. It will motivate our hearts to believe things beyond our mind and our hearts can conceive. You are an amazing God. You are a miracle-working God. And I pray, Lord, people will start to experience, Lord, this miracle that you long to bestow, you long to give to every believer believing in your kindness, in your compassion, in your power, in your love. Lord, open the eyes of our spirit. Lord, inspire us through your word to walk above and beyond what we can see, O Lord. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Manatili po tayong nakatayo at pakibati po yung at least mga 5 people and say, I'm glad you are here. Titingnan ko po kayo maging yung nasa taas. Kuya Ray, pakicheck po yung messenger nyo. Tinatawagan ko kayo buhat kanina. Thank you, Lord. Kung pwede, lampas ng 5, di ba? ako po yung natutuwa. Andito po yung mga kapatid natin from Manila. Amen. Si Mami, thank you. Nakaka-inspire naman na nakikita ko kayo. Kahit malayo po, nandito para dumalo. Thank you, Jesus. Are you ready for the word? Amen. The title of my message today is The Miracle Working God. Kung if you will ask Google kung ilan yung miracles na naitala sa Biblia, there are at least 37 in a chronological order. Google can arrange that for you. But the Bible is not telling us that there are only 37. The Bible tells us that there are more na hindi natin nakita. At hindi kayang ilimbag ng lahat ng aklat. Kung lilimbagin, hindi kasya dito sa mundo. Sa dami na nangyari nung sabihin niyang tetelestai, it is finished. Marami pong himala na naganap, even in the cosmic world. But the purpose of the miracles is to show His love, compassion, and His loving care, His salvation. Ito yung mga sinyalis na pinapakita para maniwala ang tao sa pinakamalaking himala na natanggap na natin. The greatest miracle, hindi yung mga patay ay nabuhay, hindi yung mga bulag ay nakakita. The greatest miracle is we are freed from sin and the Holy Spirit is dwelling inside our hearts and we became the body of Christ, the temple of the Holy Spirit. And we became the flesh of His flesh and the bone of His bone in Ephesians 5:30. And we have eternal life. The rest that we may experience here are nothing compared to what we already received. It's the gift of salvation. You need to be aware of that. Kasi sasabihan kayo pinkaretang pagprita mong masakit, pwedeng pakisabi yung karela na pag-pray tala. Banta po tang kinayap lo, alway tanggawan da na naman yung buridang gawan. Pakaya pa noon yung ginubang kanta, maniwala lo. Kasi hanggang kinayap ya kayong cancer, the antimoret ng pag-prita mo, na nakarakala kinayap kayong prayer devotion. By the way, may kita mo po bukas kayong prayer devotion. Ano po karakal da yung mag-receive? Bati metong po karetang matinding gewanan ng ginitang 13-year-old atin niyang fracture kayang kidney. Mata siya creatinine.
na may hilya po. Ano po, retang apat mag-testify na atin lang cancer. Hingaliwa, aduwa, retang aduwa, atyuno kayong operating room. Erotilo, yuling hanggang na nandalang i-check, alano retang tumor. The purpose of that is para makakilala laking Ginoo. Kasi hanggang milakoy itang cancer, mag-expire pa rin naman yung katawa ngayon. Panay kayong sasabihan kayo, yung katawa ngayon, aluwaing tutumong katawan. Nga sasabihan ng Biblia, yung menibat kayong alikabok, magbalik ya kayong alikabok. Yung menibat ang kayong Diyos, magbalik ya kayong Diyos. Itang permanente mong katawan, hanggang iya mikot-kuti ni, iya tumubo. Nga pinanan Jesus, unless a kernel of wheat die and be buried in the ground, it will not flourish. So po rin nasabihan, itang permanente mong katawan, maninayak ko. Kalupa niya ni itang keng Ginoong Yesu Kristo. So, rin katawan tanga rin, ingatan talo. Ita naman, kasi templo niya ni Holy Spirit. Pero bisa kate bisa, ing lagu lilipas. Ing lakas lilipas. Ing influensya, ing power, e gana-gana lilipas. Nung hanggaya ni, masyado ka pang maingit karetang marakalapiban dyan ang pong makwalto, medyo mapupurait ko, kapatad. Kasi peka malino na ning Biblia, alatang dalakini. Mi bay tang alang daralan, makutang alang daralan. Nung nanulaman din kinita mo na paintulutan na ning Ginoo, kaya yamani ba taning enjoyment? E karetang dakalapiban dyan. Atin taong di taklapiban dyan, pero masaya lang kayong biye. Atin taong dakalapiban dyan, masaya lang naman kayong biye. At pero dakala taong di tako dakal, miserable lang kayong biye. Uling sasabihan na yung Biblia, God gave us all things for our enjoyment. He wants us to enjoy it, but we cannot enjoy it if Jesus is not the reason for all these things. Because Jesus is the source of joy, He is the source of love, He is the source of peace. And peace, sabi na, let the peace of Christ reign in your heart. How can you know the peace of Christ? The Bible says, knowing that you are justified. It means, you were raised to life. You were glorified in Christ. Gawa na kang matulid. And people, even if they hear it over and over again, tend to draw strength from other people. It's not necessarily wrong, pero mabuli yung pundasyon mo po at ang lagi ang keng tao manibatan yung kekang inkirang peace of mind, validation kareng tao. God already validated you at the cross when He said, all your sins are forgiven and you are loved. Don't be swayed by all these things that you are saying. God wants us as peculiar people. Nambi sabihin ng peculiar. Kakaiba tamo. As believers, we don't talk, we don't move, we don't speak like non-believers. We see things that they don't see. So don't expect them to understand you all the time. You are heavenly bound. Our perspective is quite different from them. They may a bit may kapagkakahuwig, ginagaya yan, dinoduplicate, kinokopya ng non-believer, katulad nung sinasabi ko sa inyo, positive thinking, inspirational talk. But Paul is very precise in saying that all these things have little benefits. But if it is not Christ as the reason for all this, these are what we call deceptive philosophy that tends to entice us na mahook sa mga sistema, mga gandang mga pananalita instead na kay Kristo. This is the offense of the cross. The offense of the cross is you're only blessed, you're only righteous, you're only loved because of Christ. That said, I cannot overemphasize that. Medyo malalim yun. I should digest it. Even me, I need to dwell and delve with the truth na sinasabi ko lagi sa inyo na si Kristo lagi ang dahilan. But we need to unveil all this. And
through His living word. And today, I would like to share to you, medyo putulin muna natin yung ano yung nangyari sa atin in the spiritual realm. And Paul is encouraging us to walk in the Spirit. It means to agree to what has already been conveyed inside our hearts. Today, I would like to share to you the miracles, the seven miracles that were written in the book of John. As we know today, the John, the beloved, is the one who penned the book of John. Although, hindi ito nakasaad kung siya nga ang nagsulat. But by process of elimination, through the scriptures, we discovered that it is John, kung nakinig kayo sa mga nakaraang kong mensahe, who really wrote the book of John. That's why it is the book of John. But really, in the original manuscript, you don't see the book of John there, no? Because wala si, anonymous yung author. Anyway, there are seven types of miracles, pakilagay sa screen, na ginawa ni Jesus. Kahit gaano sila karami, ang purpose nito is to show His love and to entice them to the saving grace of our Lord. Medyo pwedeng i-zoom yun. Medyo yan. Malabo, ano? Sorry. Tingnan na, basahin ko na lang dito sa angulo ko. Yan. Yung una, nagpakain po siya, fed thousands of people. Dalawa po yan yung isa 4,000, yung isa 5,000, ano? Yung ikalawa, makita po natin yung pag-cast out ng evil spirits sa mga taong sinasapian, no? The third is healed the blind, the deaf, the sick, the injured, and the infirm. Yung mga iba't ibang klase, samut-saring sakit. By the way, bago ko basahin yung ikatlo, healing is your birthright. Can I hear a good amen? At the cross. And it is innate, natural sa Panginoon na lumabas yung healing. Maging sa laylayan niya, mahawakan lang yung laylayan, lumalabas yung kagalingan. Pag may narinig po kayong nagturo that healing is not here anymore, that is from the devil. Because the devil came to steal, kill, and destroy. No? And mid-Acts people, that's why I left their teaching, is because they're teaching this, they're promoting this. And they don't want to accept it. And they're using twisted verses. And a lot more, yung mga tinatawag na mga conservative evangelicals, they don't believe in healing. And you minamaliit mo at iniinsulto yung ginawa ni Kristo. The Bible says, before I will continue reading number 3, Jesus is the same yesterday, today, and forever. That's why when Jesus said before Abraham, I am. And the Jews of these days, they reacted, wala ka pang 50 years old. Paano mo sasabing andiyan ka na? He is telling us that prior to Bethlehem, Jesus is there working. Like in the the three young men, Meshach, Shadrach, and Abednego, the fourth man is like the Son of Man, the king says. Oh, and it is Jesus showing Himself to Hagar also when He declared blessing, and angels cannot do that, and even to Gideon, and even in Genesis we can see, let us make man in our own image. It is there Jesus creating humanity. And Paul attested to this, that in Him, by Him, through Him, and for Him are all things. And in Him, all things hold together. They'll say, if Jesus is not the center, we can be deceived. That's why we disintegrate. Anumang hindi sa Kanya nanggaling, ito po ay nagkakahiwa-hiwalay. Pero kapag si Jesus ang nakasentro, nandoon po yung pag-iingat ng Panginoon. Ano po? And the Bible says in Malachi 3:6, siya yung Diyos na hindi nagbabago.
And the Bible says in Jeremiah 32:17, the Lord, sovereign God, sovereign, it means He is in control. How many believe the word free will is a myth? Wala siya sa Bible, hindi nyo siya makita. Find a verse that shows you that man has a free will. No. We can decide, that's what we think, but it is God influencing us. Even Pharaoh, he was created for a certain purpose. And that is to show His glory through Pharaoh. Naging matigas ang kanyang puso. It was written by Apostle Paul himself. At ang sabi dito, "Ha, sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you." Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo ngayon, but God is telling you, nothing is too hard from Him. Amen. God wants us to believe. That's why we are not Christians. We are not born again. We are believers of Christ. The word Christian, as I always say, hindi ito itinuturo ng Biblia that we should be called Christians. We are believers of our Lord Jesus Christ. We were described as believers because we were called to believe, not to perform. Sabi ko nga pa ulit-ulit, minsan lang nabanggit yung word na Christian, hindi pa sa atin, sa mga Antioch pa, hindi sa atin. But oftentimes when a believer of Christ is described, he's called the way, it is said, believer. We have this capacity, we have this innate, natural desire to believe a supreme being. Kaya yung mga iba-iba yung tinatayo nilang Diyos. Nasa kanilang naturalesa yung maghanap na may mas mataas sa kanila at naniniwala na may mas makapangyarihan sa kanila. Kaya nga, nung sabihin ni Apostol San Pablo sa Acts chapter 17, kasi doon sa pinuntahan niyang lugar to the unknown God, sabi, itong unknown God na to ay si Jesucristo, sabi niya, because in Him we live, we move, and have our being. He introduced them that this unknown God na hindi nyo kilala, na tinatawag yung unknown, ay si Jesucristo. So today, let's just continue dun sa aking PowerPoint. We will be discussing the seven miracles of Jesus. But before that, we will categorize it into seven types. And the fourth one is turning water into wine, which is the first miracle of Jesus. And the fifth is He can control the elements of the nature. So ibig sabihin nito, bagyo, lindol, unos, anumang pangyayari, maging ang giyera. Ang Diyos ang may control. Huwag ko kayong matakot. No? Magtiwala po tayo sa Panginoon. Ang sabi, chariots and horses are made ready for the battle, but victory rests in the Lord. Pag gusto ng Lord, actually, even Chinese people, hindi tayo dapat magalit sa mga Chinese people. It's their government that is corrupt, not the Chinese people. Alam niyo bang maraming mga Chinese na mga believers? And they love, they're really believers of Christ. Can I hear a good amen? But it is their corrupt government because they want to dominate the world. But God is laughing at them. It's not them dominating. Tapos pinag-aawayan yung dagat, pero siguro, para kung nakikita, tumatawa lang ang Panginoon. Kasi akala nila pag-aari nila yon. Pag-aari yan ng Diyos. Walang pagmamayari ang sino mang bansa. Iba yung perspektibo natin, di ba? Hindi tayo dapat mag-isip katulad ng ordinaryong tao. Hindi kanila yan. Hindi yan South China Sea, hindi yan West Philippine Sea. The Bible says in Psalm 24, verse 1, everything we see, the heavens and the earth, belongs to Him. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. Hallelujah. It belongs to the Lord. Can I hear a good amen? This is the God you serve.
This is the God that dwells in your heart. It's mind-blowing, right? This is the God who died for you. His name is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Yung number six, he allowed Peter and his crew catch a surprisingly large amount of fish. He can command fish. He can command cows. He can command donkeys. He can command anyone. Na hindi nila alam na inuutusan sila. That's how, hindi sila parang robot. They think they're doing it, but it is not them. It is God working inside their hearts. God is bigger than our little mind can conceive. Raise people from the dead. So, to begin with, let's start from John chapter 2, verse 1 to 11. The first miracle of Jesus. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Dear woman, hindi niya sinabing, "Ma'am." Pinapakita dito, "Hey, you're not really my mom. I respect you, but you're not my mom." Dear woman, why do you involve me? Ibig sabihin nito, you cannot command me. I have my own way to do it. Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." So, dun nakita, na-realize ni Mary, na hindi niya kayang utusan ang Diyos. Nagpaubaya siya. Kaya ginawa ito sa kagustuhan ni Jesus, hindi sa kagustuhan ni Maria. How many believe that hindi mo kayang utusan ng Diyos? A lot of Christians, they try, parang genie si Lord, inuutusan. Kaya nga ako, naniniwala ako, by stripes we are healed, but it is at his disposal kung sino yung gagaling o hindi. Ang trabaho lang, maniwala ako dun sa katotohanan na by strife, we are healed. So, may mga nakakatanggap, may mga hindi, pero it's not up to you. It's up to Him. Totally. It's not even your prayer. Karamihan ng aking mga pinanalangin, it's not even my prayer, sabi ko sa kanila. But you have to agree and let God do His work. Verse 6. Of course, alam natin tong kwento, no? Stood 6 stone nearby, water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing. It's holding from, laki, no? 20 to 30 gallons. Ito yung mga malalaking oya, nakita nyo sa mga baryo na pag tapos may tubig. Kasi noon, di pa simentado yung daan. May laging malaking oya sa labas. Tapos uhugasan yung paa bago pumasok sa bahay kasi puno ng alikabok. No, bihira magsapatos yung mga tao noon, bakya lang 'yung mga tsinelas. Okay? So verse 7, Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so. Pinresent lang 'yon, pinuno. Makita nyo dito yung pagsunod ng mga servants, no? Napakahalaga ho na nakikinig tayo sa tinig ng Diyos sa mga nais niyang ipagawa sa atin. Kung minsan may papupuntahan ng Lord sa atin, may ipag-pipray, may gusto niya kahit hindi mo kano-ano, bibisitahin mo. You need to be sensitive to that. God is about to do something great in that person. And the master of the banquet tasted the water that has been turned into wine. He did not realize where it had came from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside, tinawag niya yung lalaki na ikinakasal, and said, kustombre na kapag na-serve na yung pinaka-best na alak, at kapag lasing na yung mga tao, dahil manhid na yung dila nila at katawan, ang siniserve sa huli yung mumurahing wine. "But you have saved the best till now." Nagtaka siya.
yung pinaka-mayordoma na nangangasiwa sa party ng kasalan. Verse 11, this the first of his miraculous sign Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory and his disciples put their faith in him. So the purpose of miracle is for the disciples to put their faith in him and all those around him. Kung titingnan niyo po ang mamahaling alak, dito po nasira si yung dating presidente na si Joseph Estrada. Na nung naka-duty siya, habang naka-duty siya bilang presidente, umiinom siya ng alak na ang halaga ay 120,000. Tapos nagsusugal. Di ba? Nabalitaan niyo yon? Isa yun sa kung bakit nasipa siya bilang presidente. Ginawa niyang parang normal lang yung sobrang mamahaling alak. Ang mga ganoong klase palang alak, kung bakit mahal, umaabot ng dekada-dekada. 20 taon, 30 taon na ipeperment yun. Naka-imbak sa isang lugar at may mga spices at mga sikretong mga sangkap. Tapos ilalagay sa botelya. Sabi ko nga sa iyo, nagpunta ako sa SNR, nakita ko yung, inalis na yun eh, nakita ko. Hindi ko ayaw kong hawakan kasi baka mabasag ko. Nakita ko yung alak 60,000. First time kong makakita ng 60,000 na alak. Ano kaya lasa nun, Brother Pugs? Ano? Yun yung sampatak lang siguro, lasing ka na dun, ano? Ha? So, makikita natin dito sa himalang ito na yung taon-taon na gugugulin ng tao para makalikha ng mamahaling alak sa isang iglap, kayang gawin ng Diyos. Yung taon-taon, dekada-dekada, na tinrabaho mo sa isang iglap, kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Pinapakita yon ng Diyos, ay a thousand years can be a day with Him. You have to remember, He invented time and He is not under time. Wala siya sa ilalim ng oras. He is above time. Kaya hindi siya tumatanda kasi wala siya sa ilalim ng oras. Kaya tayo tumatanda. May expiration yung katawan natin. But He is not. Kaya yung ipakita mo na mahaba ang balbas ng Diyos, na matanda, na may tungkod, yan ay Diyos ng reliyon. Hindi tumatanda, hindi napapagod, hindi nangangawit, hindi nagsasawa. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. This is your God. Wag mong ilagay sa kahon ng Diyos. There is no such, we use the word out of the box. God is not looking out of the box. He is looking that there is no such box. Let's look at the second miracle in John 4 in a chronological order, verse 11, or verse 46, I'm sorry. John 4, 46. Once more, he visited Cana in Galilee. So, binisita na naman niya yung Cana. This is the first miracle. Galing siya sa ibang lugar ng kanyang pangangaral at paggawa ng himala. Where he turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea. So ito po, galing po pala siya ng Judea. He went to him and begged him to come and heal his son who was close to death. So hindi siya 50-50, ano? Talagang mamatay na lang talaga siya. Parang hopeless yung case ng bata. And then he said, unless you people see miraculous signs and wonders, he's talking to the crowd, you will never believe. Verse 49, the royal official said, sir, calm down before my child dies. Jesus replied, you may go. Your son will live. Nakita nyo yung salita niya? Kaya nga yung sobrang habang panalangin na sa tingin mo, sa haba ng prayer mo, maririnig.
Ang pinaka-effective na prayer ay yung maikling panalangin na puno ng pananampalataya. Kaya yung paulit-ulit na panalangin, Bapu Maria, Mipmukaking Gracia, alalang kwenta rin eh. Ang gayon eh, makahook ka pa karetang makantang panalangin. Alalo man kayong Biblio. Alaesing kakaba. Eya po maklakabuntok. Sorry to say this. Eya po moron in Diyos. Sabi na ni Biblia, bayo ya palinwal king asbuk mo, balo na ni. Itang pakakaba-kaba. Mayan po pakasanting-santing na yung prayer mo. Banta maramdam ka. Insulto kay Diyos. In Diyos, makirandam niyo, bayo may painapse, kaya kang asbuk. Nukar niya may nibatantang sobra kabang panalangin. Yabe, inibento na yun ng reliyon. E may akit ing panalangin kaitang ing bisa na ng panalangin kaitang kabang po kaitang mabulaklak po kaitang gulagulisak ko. Misan hanggang e may sabyan kanya ang kaisipan mo. In Diyos, ababasa na yung isip mo. E may kakahon ng Diyos mo. Ababasa na yung isip mo. In fact, kanan ng Biblia, potang alakang balong sabyan, ngungulangul ka mo, yung banal espiritu, mag-intersidya para kayo ko. Hanggang kabud ka, mababalagalwa, intindihan na itang patak na ning luwa mo. O na yung reliyon, di na yung formula. Nung e may pag-pray mo kanina, ka marandam, ano? Nung e Jesus Christ, e ya marandam, ano? O gewa na niya naman formula. Sa sabyanan ng Biblia, hanggang mungul ka mo, marandam yung prayer. E man mag-exist kayong Biblia ito. Pero ginawa no namang formula. O sabi ko pin, deng baluga, ingaus da kayo, hapo Jesus. O ede, hapo waro. Ere mambalitan Jesus Christ. Ibig sabihin eh, no, pakirandaman. Tukunan mo rin baluga, no, karakala experience sa milagro. Akit mula, tuturin kaluguran, iapo Jesus do. Can I hear a good amen? So eh, may kakaunin Diyos. Eh, kamanwala, eh, kapailin lang karen katuruang tao. Jesus replied, "You may go, your son will live." The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. O inikit na nalo. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, so atin niya palang lagnat, eh, mangumbulsyon niya siguro, left him yesterday at the seventh hour. Okay, in seventh hour, I don't know, keng kanamo na mo keng New King James nung naning seventh hour in translation na. Yes, it's the same. At the seventh hour, the fever left him, verse 53. So the father knew that it was at the same hour in which Jesus said to him, "Your son lives," and he himself believed at his and his whole household. Okay, himayan tayo ining milagro ngayon eh. Naning papalto na ning ginukeni kening milagro ngayon eh. Mumuna, in Diyos, elimitado keng laut. Makalaut siya. Buri na ning government official, muntaya pa. Pero enemin to. Magbalik na kagaya kayo, kinayap na yung anak mo. Si Biana, itang sundalo, Spen, wala na ito. Uling nung ena, Spen, wala na, eh muli. Anyaping kitang aliwang paliwanag keng Luke, ampong keng Matthew, sinabi na, ako sundalos ko, sinabi kong gawan da ini. Hanggang ako lalo, ang gawan do. Muntala ka ini, hanggang ako babanten, muntala ka rin. Nano po yung maragula katuruan na pwede tamo nga balo gani? Dakala makirandam kayong panahon ng Yesus. Pero mapilan la rin tatanggap milagro. Ulin dakal karela kabudla makirandam. Balam kayong kilog church. Makirandam la pero inkaisipan da susulag po yo. Makirandam la pero kakalkal la cellphone. Makirandam la pero susulag po yung isip do. Makirandam la pero eropan walan. In other words, either eropan walan or alalang respeto king amano na ning Ginoo. Ining tao ngayon niya, tinyang respeto king amano na ning Ginoo. In Diyos magagalakya po at ang dirinan tayang mata sa respeto ng amano no.
Nung makanano tayang rerespetuan ni Dios, dapat makanita tayo namang respetuan ing amano na. Nirespeto na ing amano na. Karakal po pa totoo, karetang recorded messages tamo, na ela live makirandam, pero botang sabi lakang prayer, makareceive lang healing. Samantalang last week na papikirandaman itong prayer devotion. Kaya magpatotoo lang, Pastor, may kirandam ko po. Last week na pa pala pekirandaman ito. Samantalang last Monday, buri na sabihin ng Diyos, emea kahun keng oras ang pokeng distansya. Hanggang malawot siya yung kaluguran mo, kembie, agyun ang gawan ng ginuing milagro. Excuse me, hanggang nang oras. Agyun ang gawan. E limitado kalupa na ning tao. Can I hear a good amen? Kadwa kito, at yung itang pamagpakumbaba, e nalinawe bilang government official yung sarili no. At yung itang mata sa respeto, inaus ne sir, ano. Tutusin, pwede na yung utusan. Kenyang royal family, sasakupa ni Jesus. Kaya tang bilang tao, pero yung naginamit, tang otoridad no. Ana ka importante po itang magpasakop ta kay Dios. Paintulutan ta e tamo lalapit no balamong entitled brat tamo nung e Lord. In kaburian mo, lalapit ko kay ka. Magpakumbaba ko. At yung itang totong pamagpasakop kay tang kaburiana kimbi tamo. E ya balamong ATM machine, e ya balamong utusan nung e mipmong respeto, mipmong kababanlob, paintulutan tayong kumilos kaya sitwasyon tamo. Nung buri ang aranasan ng milagro na anuman yung pagdalanan yung ngayon, paintulutan niya. In Diyos, kumilos siya kaya tangye mo asan. Maralas na yung kay, bala mo re, sumaup kaya ka rin kamag-anak mo, paneke sa sabihan ni. Maralas na yung kay, bala mo kening kaya kang obro. Excuse me, kening kaya kang paninaya na sweldo. Pero pilan mo ng beses sa patunayan kay sarili mo na yung kairetang mas kalulupa kaya ko. Ilang gamitan na ng Ginoo para sopan ako ng Diyos. Kimbiye mo. Bang kanita akit mo kapilan man eking tao ing pamagdepende nung eking Diyos. Nung e instrumento lamo reng miyayaliwang bagay pero yung Diyos pa rin ing panibatanan ng kirang milagro. Impong katlong milagro, lawin tayo po kayong John chapter 5, verse 1 to 15. Itang lalaking paralitiko, 38 banwo. After this, there was a feast of the Jews and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda, having five porches, at ilang limang lamang peka posti. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool, kanya mo pong King James akit din eh, karang other translations eh po mag-exist, and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Kakaban eh? So, pibabata na 38 years. Detang malakas, detang alisto, detang maliksi lang tatanggap. At yung mga balo nung kapila niya may stir ito. So, akit me talaga i Jesus demburina susopan, de tangalang akakarapat, de tangalang apag maragul. Maragul ya pong hadlang ing pangilos taning Ginoo potang masyado kang makadepende kay sarili mo instead na kay Ginoo. Ne? Aneng kaburing Dios na paranas na ing upaya na kay katamo, pero madalas magdepende tamo kay sarili tamo. Abi ako po ka rin, alwa mo yung kayo, itamungan. Nga paga nakano rin kwento nga rin, kaya katamo. Verse 6.
When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" Kinane. Of course, the answer is yes. The sick man answered, "I have no man to put me into the pool." Karinya pa rin makafocus. When the water stirred up, while I am coming, another steps down before me. Lagi yung miyunan. Jesus said to him, "Lenye, rise, take up your bed, and walk." Hala, hindi yun. Dakala, seremonyo, kakuyad na. Siguro, 5 seconds yan eh. "Rise, take up your bed, and walk." What ang sinabi ng Lord? Niya pinana, Jesus died, buried, and raised to life according to the scripture. You believe that? Because it came from the scripture, it has power to resurrect your life. And immediately, the man was made well, took up his bed, and walked. And that day was Sabbath. The Jews therefore said to him, who was cured, it is Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed. Lawin mo rin religious leader, ne? Mas concerned la karetang karelang patakaran kaysa kitang miligtas sa tao ang pong kumayap. Po tanging reliyon, mas concerned la kitang filosofiya da kaysa kitang miligtas la rin tao. Eya kayong Diyos ito. Ing Diyos hanggang luwalya kayong kapanwalan tamo, ang pong luwalya kayong apat na sulok ng nanumang pamitipong tamo, agyun ang iligtas yung tao. Rin nga liwa, yung kapanwalan, danong yung mag-rightly divide, yung ka-save. Rengaliwa, nung nga kalungob kayong iglesia, eh ka-save. Rengaliwa, yung kapanwalan daw, isong mengang kambalot, ang pondaya, eh ka-save. Rengaliwa, isong migpakaba kang buwak. Sasabihan ng Lord, alalang ang kwenta rin. Yung tutong kaligtasan at yukang Kristo, alayo karetang dapat na ning tao. Can I hear a good amen? It is not lawful for you to carry your bed. Lawin mo itang kaipokritan dan eh, mas Ining sinabi ko karetang pakipaglaban do rin karelang filosofiya, imbes na rin tao, miligtas lo. Mas importante yung pakarela itang kautusan dam pong tradisyon da kaysa kayang in tao tanggap yung kaligtasan. Verse 12. Then they ask him, "Who is the man who said to you, take up your bed and walk?" But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn a multitude being in that place. Verse 14. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you." The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Let's go to verse 14 for a while. Sin no more. Imposible yabang may kasala yung tao? No. May kasala at may kasala yun eh. What Jesus is implying here is all your sins are no more. They're not. I already gave you the gift of forgiveness. You have to understand that until the day you die here on earth, may kakasala ka pa rin. Alang tao ngayon may kakasala. That's why you go to your default setting of who you are in Christ. Bante ka magstay ka rin. Once in a while, may sasakab tamo, pero itong pisuno-suno may ito, mag-cause yung premature death kaya kang katawan. Kasi eya compatible yung katawan mo kayong kasalanan. So, yung katawan mo, mag-deteriorate yun. Yung pinana, potang panusigan may laging flesh, you will die. Nga man nga nang death ka rin, alway tang bilako yung kaligtasan mo. Kasi, nung makananong yung ngasan, istong leko may kayang danuman, mabiyay eh. Pero istong yung magbalik agad kayang danuman, mateyo. Makanya naman tao, may kakasala yun, pero kailangan magbalik ka kayang nung nino yun. So, ngayon may balik ka rin, uling yung compatible yung yung katawa na manok na nga yung Holy Spirit, maperwisyo yung katawa na. Can I hear a good amen?
Malino ya po yung Biblia ka rin, ne. Paulit-ulit na sa sabihan nito, nyabin, walk in the Spirit, ano. Kasi etana compatible kayong kasalanan. Nung may kakasalataman, ulitang ke, mababaldugta ka rin, etama na tili ka rin. Titik do tamat, magbalik tamo, ketang nung ninoy tamo kang Kristo. Can I hear a good amen? Nyabot ang panikang magreklamo, panikang mimisip marok, panikang manyalitang matura, agad kang tumoy. Ewa, kakit deng mapagsisti ang buong kaya, no katway tura. Le may tura isiping mo. Nanya yan, nakime. Bisa kang maging anak itura, tukyan may tangnong nanay tangkeng kilo mo. Mag-resonate siya itangkeng lual. Tukiin kay lual. E pataluwi, kumambiyo na ka, bang kanito, alway tang 40 ka pa, lupa na kang 80. John chapter 6, verse 5 to 14. Retang mapagsisti, retang, ne? Lano na kasi ita, ana. Nung balo ko, may rakapay kasalanan, nanitang memes, itang joke. Kasi ano, ABS ka, ano. Naning ABS, ano. Alak, babae, sugal. Ako man, ano, nung balo ko mo, ano, eh, dakarin pa yung kasalan, ano, CBN ka, ano. ABS, CBN. CBN, ano. Chismosa, bungangera, ano. Itang N, nager, ano. Grabe lang. Anak kamulalan, ano. Pe kasalan da ka, ano. Mas mulala ko, ano, kasi pinilira ka, ano. Ikichong po mo, may patereng, may asawa, wagas, ne. Okay, verse 5. Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread that this may eat? Nino pong daranas kasakitan kini ang pong kakulangan? Eh, nakamagtas gamat. Para kay kaini at para kay katamu, yangan. At yung papalto yung ginugini. Lenya po, pakirandan ng masalese. But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Balo ng Lord na yung gawa na. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them. Limala pa namang libo. Munta ka Vikings ngayon eh, nung lima kayo. It all you can eat. Kasi kayo ni, happening first buffet ni eh. It all you can lagay ni. May sobra la pang labing adwa. Basket. O ining for merong Vikings sa mitalakad. Joke. It all you can. That every one of them may have a little. Verse 8. One of his disciples, Andrew, Simon, Peter's brother, said to him, ang gaya ng verse 14 yan, eh, there is a lad here who has five, symbol of grace, and two small fish. But what are they among so many? Karakal da rin mangan. Alalo pa rin anak do. Kaya itong panahon na ito, eh, naman usuing family planning. So, kaya raklan, peka ditakdang anak kanita, pito. Ne? So imaginean mo ito, mga 12,000 na rin pa kanano. Kasing dagul na yun yung Araneta Coliseum. Siksik la kanito. Makantala karakal din pa kanano. Kaya ba't limang tinapi ang mga lati ang pungat duwangasan. Babaltunan yung ginukya katamog kayo ni nung ninuyo, nanuya klase. Jesus said, make up the people, sit down. Now there was much grass in the place. So pepag, sit down na lo. Akit med, di, kaya nanalagay itang position of press. Alway itang, oh, mamalis ko pa akin, mamutot ko, hindi ko, bayuda ko pa kanan. Nanay aus kanita keng Karen Barangay? Cast for work? Ay, nanay aus kan to? Tupad? Ah, tupad. Wala, magtupad ka, sister. Mamutot kan dikot, tanay. Nakadinang kapitan, hanggang yaka mamutot dikot. Ampong mamalis keng gilid. Ala naman pong marokanta, sistema na yung puning yato ito. Pero in Diyos, ali. Imburi na magtiwala kang painawa kayo. Ito yung simbolo na ng peloklokan ala. Imbes na magnervyos ka, nung nukaring ka rin kalalapit. Ampong mamamamola kang kumaring, bantaw, tangan me. Manayimik ka at magtiwala kang Diyos. So, the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. Anak alagwang magpasalamat po tandakal ka pera.
Papalto ng buri may aranasan ng milagro, ketang panauna ng kasakit-sakitan, ketang panauna dakal ka masakit katawan, ketang panauna alaka, nung buri may tanggapan ng milagro, imbes na magreklamo ka, sing-sing ka, magberat ka, magbusit ka, manyisi ka, nabala mo lulukob kang manok, era kapak sabyan, deng katubale mo, uling alakang pera, lupa kang lemutak kamatis. Len mo yung gawa na ng ginumig, pasalamat siya. Balo ko yung mayan. Niyapin nga kasal pantayanan niya eh. Eya emosyon. Eya kay nga kakit. Potang alakang pero, potang masakit ka, imbes na reklamo kang reklamo, masanting naman itang abubuklat mo yung panandaman mo, kareng. Pero sugraduan mo eh, kapuro reklamo, kaya ba may nga buklat itang panandaman mo. Alam niya mga gawa eh. Kalunos na anak mo, pero itang kagalingan, manibatan niya kinggino. Itas may gamat mo, magpasalamat ka, kalupa na ninggewa ng Yesu Kristo. Subukan niya mo, alang mawala. Lord, salamat. Potang biklat may itang pitaka mo, lahil laman. Balamong bulag ka, balamong bulag ko. May bulag ko ata mo. O talahil laman na mo. Alikay kami bulag, lahil talaga laman. Sa ramen pasibayo at magpuri kaking Ginoo. Hallelujah. Amen. Ito po yung gawala ng Ginoo. Ipasalamat siya. And likewise of the fish as much as they wanted. So when they were filled, he said to his disciples, gather up the fragments that remain so that nothing is lost. Let nothing be wasted. Yeah, ako po, maging prinsipyo kayo po yun. Isang mengang ko kay restaurant, ako po marine, napabalot ko. Nebo, itong ating sobra, eko panugse. Kasi, grasya na po ng Ginoo yan. Then, Pilipino nga ini, lalampa sa salamat, eh. Kapit na aking kakananda. Para mo luntola social, kapit na, tagandi. Wow. Minom la sobrix, aga na kagay Rene Requestas, minulup yan dito. Yan ang pag-inom ng sobrix ng mga sosyal, ano. Ilup niyang may katadwa yung Pepsi, no. Okay. Ay po gagawan to. Eka sosyal ganito. Las pagera ko. Therefore, they gathered them and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which were left over by those who had eaten. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, this is truly the prophet who is to come into the world. Yung problema, ikit yan prophet. Anyang kayo, kaya the following story nung takikyan niya ini, takikyan din pa si Bayo. O nang tinulid no, Lord? Tatakikyan niyo ko, uling migmilagro kong tinapi. Yan, o. Dakalataw niya, tutukila kan Jesus, ketang tinapi, ketang agawa ro. E may panto na ning tinapi, ang mababagnas. Ano? Ako yung tinapi na nimbye. Potang, kana, potang tinggap mo ko, kapilan man, eh, nakadumano pa. No? Amen. Papalto na ning Diyos kini, na ing milagro ngayon ni Papalto, no, eh kami gagana ka nung naning kanan mo, naning piblasan mo, nung sesenda ka ba rin anak mo, le, eh mo po problema nito. Ing Diyos, iyang balaki ko. Papalto na yun ginu kaya katamu ini. Do not worry about what to eat, what to wear, or your shelter, sabi na ng Biblia. Your father knew this. Knew all of this, that you need them. Akita mo po kayo ni maragulya pong party ing milagro, kikilos siya po tang atyuta kitang, atyuta po kitang nga manundang fertile ground of miracle po tang panitang magpasalamat. Pero po tang puro kabulsitan ang pong pamagreklamo, ang pong pamamuna, ang pong pamaglawe, mali da rin aliwa, sa sabatan meing pakalulu at grasya na ning Ginoo. Nyabin ing salita da ring non-believer potang reklamador kampong makwenta damalas sarang agad. There's no such word as damalas. But they're using it because even them they understood that ing pamagreklamo eh makas ampo ing pamamuna, pamagsisti eh makasaw. Kailangan ka ma-renew mind. E kamagamit king Ginoo, tumuha na kang makanyan. Istong puro ka reklamo pong mantun mali. Ating kubang tuturang kene o biasa kang talagang mangilag? Nemang kako yan, kaya niyang asawa kuha mo. Ito yung problema mo, abe, yung asawa mo, yalalon mo. E make it sarili mo.
Kaya tapos maloy, Jesus walk on the water. Ayan, tanala po. Tuloy ko na lang mo po rin yun eh. Eko no po. Tuloy tanala kaya tutugi. May pakaba ako. Okay. Final ano, yung isang yung PowerPoint ko. Pinantaya po. Medyo may pakabaya po. Pakikaya, pakisumyo. Ikit kaya mo po yun eh, Gareta, kitang page sa e-bayanan ko. And I think it's so nice. It was articulated well. When God decides to bless you, and He already did at the cross, He will always cause situation to come together in your favor. Mikitikit. No matter what others try to do, no one can block the blessings meant for you. You believe that? Potang makarikilyage ka hanggang pigilan de, hanggang nino po. Alang makasabat kayo Diyos. Anya po, tang bala mo, dinipride ako kitang blessing na ito. Imbes na panyiran mo law, manyalita kang maturo, magpasalamat ka kayong Ginoo. Kasi eya manibatan ka rela yung blessing. Lagi ang manibatan kayong Ginoo. Bota niya, ene, bimiyaki ka ito, ating niyang bala ka biye mas maragul. Tigdo, tamo po at pasalamatan tayong Ginoo. Thank you, Lord. Nino po gani ing banwala na ing Diyos, Diyos nening milagro. Eyo po panwalan kareng dakalamanuro na ala ng milagro. Kanya pong demonyo ito, mamalatsyande po ing gewa ng Esokristo keng krus ning Kalbaryo. Dakal na ako po yung kitatao ngayon manwala keng milagro. May kaka-premature death la, gad lang mamamate. Because they try to push back the healing that belongs to them. But today, whether your miracle is about finances or relasyon o obra o nanuman, makananya mang kakomplikado, ikang mikibalo, I want you to lift up your hands, kindly lift up your hands, and believe the God who do miracle. Father, in the name of Jesus, all these miracles were written, Lord, so that we may know that you love us, you care for us, that if you gave your only son and you did not spare him, how much more these things? Nakeka lang masakit. Hanggang nuyan tika komplikado, karagul, kasakit, o hanggang nuyan tika simple o kalati, alang malati kika. Hanggang nuyan tika sakit, alang masakit kika, Ginoo. Ginoo, panalangin miya po yung pakalulu mo. Igpang malugod, panalangin miya po yung kikang kapangyarihan. Keng puso mi, yung kikang grasyo, dinan mo keng upayang panwalan, salpantayanan at pagtiwalan nung naning agawa mo at gewa mo na at gawan mo po karening sitwasyon na harapan mi. Inipuin kaya kaming panalangin, king lagyunang Esokristong, kaya kaming Ginoo. Nung tinggap met, silpantayanan to, sabihan tayo po yung amen. At palakpakan tayo pong Diyos sa mabiyay. Amen. Please be